sa ngayon, 2020 na ngayon, 'di ba? Kung papakinggan mo 'yung ibang linya, parang dated na. Ano ba 'yung mga jokes ni Sinyo sa round 1 at sa round 2? Pero iba talaga 'yung pag halimbawa kahit anong oras o anong panahon mo panoorin, pag may nag-try talaga mag-freestyle, timeless siya. Kumbaga, 'yung skill hindi siya na nadidiktahan ng panahon. Pwedeng 'yung mga jokes na 'to, laos na 'to, 'yung mga sinasabi ni Zaito, hindi na medyo nakakatawa. Pero 'yung ginawa niya dito na sinubukan niya mag-freestyle tapos humingi pa siya ng mga salita dito kay Lil Jon. Hanggang ngayon, 2020, nakakabilib yun. Dahil bihira kayang gumawa nun. Welcome back to Break It Down. Ngayong araw na to, manonood na naman tayo ng Jokes versus Jokes Battle. Dalawa sa pinaka nakakatawang MCs dito sa Flip Top, Sinyo versus Zaito. Simulan na natin. Sino na? Ako na. Nanalo si Sinyo ng coin toss, piliin niyo mauna. Huling laban na ng gabi, as back and forth, pakinggan natin unang banat. Sinyo. Yo, una sa lahat, shout out sa lahat ng mga nagpunta. Alas stress pa lang, ako'y nandito na. Shout out sa taga Quezon. Isa siya. Kaya sa ito, kung magpi-freestyle ka, mahiyahiya ka na. Tignan nyo ah! Wala pa akong sinasabi! Pero si Saito, nga na! Eh, paano ba naman kasi? Bukang bibig niya palagi! Tae! Pero kumusta mga pare? Lift up, anong bago? Walang bago? Pwes di na bago sa akin yan, pero bago ko to simulan. Huwag niyo na akong hahanapan ng bagong angle dyan. Wala namang nagbago sa gagong niyan. Ano bang pinagbago niyan? Puro freestyle. Kaya yung mga bumili ng ticket, nangihinayang. Eh dapat pala, hindi mo na to binabayaran. Total, puro freestyle lang naman yan. Tapos bigla ka pang yayabangan. Na Kesyo, kaya niya mag-freestyle na magdamagan. Ako, aminado, di ko na kaya mag-freestyle ng mahabaan. Ayoko na kasing pinapatagal pa yung laban. Gusto ko round 1 pa lang, pinapatay na kagad yung kalaban. At ang tunay na dahilan kung bakit puro freestyle lang yan at hindi nagsusulat sa laban, talagang ganyan. Pag no read, no write, wala kasing pinag-aralan. Anong tingin mo yan? Kinagaling mo yan? Mahiya ka naman, adik. Ako? Pag bumabattle, di lang ticket ang nasusulit, pati TF ni Arik. At alam mo ba kung bakit kakinuhang kagrupo ni Arik? Wala lang. Para malaman niya lang kagad kung sino yung black sheep. Kasi shit, yung grupo mo nga pricing. Yung mga members, mukhang aning. Si Apok, choking. Si Balakid, bonjing. Si Keija, mukhang praning. Si Aklas, may tililing. Si Saito, andusing. Si Saito, andusing. Si Enigma. Si Enigma, paano ba to? Siyempre, pogi pag si Bossing! So ito, note ko lang, no, home court ni site ni Sinyo to, itong pinagdausan ng laban sa Pampanga to ginawa. Alam naman lahat na si Sinyo isa sa Pampanga's pride. Dito sinisimulan na niyang tirahin si Zaito sa maliban sa itsura niya, binabanggit niya rin yung mga kagrupo niya sa uprising. So dito, classic Sinyo, patawa, yun, biglang binanggit niya si Enigma na maliban kay Enigma, lahat ng mga kagrupo niya, tinira niya. Si Enigma, paano ba to? Siyempre, pogi pag si Bossing! Pero Bossing, alam mo bang magmula nang tinanggap ko tong laban namin, ako'y nakaramdam ng isang masamang pangit-tain. Araw-araw, ang pangit ng araw ko kung iisipin. Kasi lahat naman ang naitulong mo sa akin, respeto ang aking ibinalik.
Niminsan di kita ginawan ng masama. Pero bakit kailangan mo kong pakitaan ng pangit? Kasi pangit na nga yung kalaban ko. Pangit naman siguro kung puro pangit pa yung setup ko. Ang pangit naman nun, di ba? Kasi ano mang ganda ng linya, basta si Saito kalaban, matik, paniguradong ang lalabas sa iyong bibig. Pangit! Kasi fuck shit! Gusto ko sana kayong bigyan ng magandang laban. Kaso, mukhang pangit ang kalalabasan nito. Pero alam mo kung ano maganda nito? Mamamatay ka ng pangit, tapos ang pangit pa ng pagkamatay mo. Sana next battle mo, di ka na makalimot ng linya. Kahit makalimutan mo na lang sanang huminga. Time! Okay, yung round 1 ni Sinyo. 2016 pa nangyari ito. So, i-put into perspective natin kung yung level ng jokes din ng mga sinasabi. Yun, sinimulan niya ng yung bunganga ni Saito, hindi pa siya nagsasalita, nakanganga na, tapos binanggit niya yung mga kagrupo, tapos sa dulo, puro mga pangit, pangit na words, mga pangitain, pangit yung pagkamatay. Okay, sakto lang, panoorin natin kung paano sagutin ni Saito to sa round 1. Okay. Magandang gabi sa lahat ng mga patuloy na sumuporta. Salamat sa mga tunay na Pampanggenyo at Pampanggenya. Game? Yeah! Ting-teng, kamusta? Aba, kaibigan, hindi ka na tumaba. Lalo ka nangangayayat. Habang lumilipas yung panahon, pahaba ka ng pahaba. Sinyo? Ito ba si Sinyo? Yung rapper na taga Pampanga? Kamusta ng mga panahong umuulan ng buhangin at graba? Shit! Ikaw pala yung baby kinuha ko ng pala! Laki mo na! Sinyo, totoo ba? Na pag nagpa-practice ka, kinakausap mo, pader, bubong, sirang lababo, tapos baradong ilong? Pamisa-misa, Sinyo, mag-practice ka na ikaw, kausap ka mga tao. Hindi yung pagka nagkakamali ka, sinasapak mo yung asawa mo. Sinyo, totoo ba? Na dati sinasayang niyo buhangin? Tapos ulam niyo, graba? Kaya pala, butot balat ka na, bato-bato ka pa. Eh, paano yan pagka tumain na kayo? Tae. Ano lumalabas? Tiles? Masusunod, suggest ko pagkakain ka ng buhangin at graba, samo mo yung pala. Para pagtain mo, bahay na. Putang ina, Sinyo, 1 week lang, may subdivision ka na. Dito yung vlogger na kanod akong may nag-forward sa akin yung kumakain ng hollow blocks. Kalimutan ko yung pangalan niya, pero naalala ko siya dito sa mga linya ni Saito na to. Isang pamilyang payatot, madaling araw pumalaot, nawala yung balansi ng bangka kasi si tatay kumamot. Imbis na kainin yung pating ang natakot. Tangina, 20 magkakapatid siya kasi sa pinutol na kumot. So, sobrang payat ni Sinyo, dito tatamaan ng bala sa gera. Marami itong pwedeng gawin, kaya na ito magtagong sa pintura. Magaling sa'yo. Pangit, kasi pangit lang yung kailangan ipakita mo. Ang tunay na makata, wala sa pagmumuka. Sinyo, kahit hindi ako magsulat, makikita nilang mismo sa harap ka ng Pampanga, plap-plakda. Oh! Wala na akong dapat patunayan. Matagal na kitang pinakinabangan. Diba? Yun ang gusto mo? Oh, akala nyo nakalimutan ko. Nakalimutan ko nakakalimutan yung freestyler ako. Pampaling ko kaya to ng bakya. Lagyan ko ng 24 pa ako sa mukha.
Sinyok ko lang sa'yo, lagyan ng kalesa sa mukha eh. Tapos sakay mo yung mga batang madudungis para maramdaman nila yung tunay na minagmamahal sa kanilang pag-arukha. Pag-arukha yung mukha mo, parang daba. Saka lang, okay. Nakakatawa. O sige, round 2 na. Okay, yung round 1 isa ito. Sakto lang din. Siguro hindi na ganun ka-impactful yung mga patawa niya dahil 2016 pa nangyari ito. Noong time na to, bago pa sa pandinig ng mga tao yung mga jokes na yun. Sa ngayon, pinapanood ko siya. Kumbaga, sakto na lang siya. Kung papiliin ako sino nanalo dun sa round 1, siguro mas malinis yung performance ni Sinyo. Pero, hindi rin naman tumigil si Zaito sa doon sa stumble niya. Tinry niya mag-freestyle. So, bigyan ko ng konting lamang si Sinyo sa round 1. Siguro kay Sinyo yung round 1. Base sa linis ng performance. Okay, panoorin natin yung round 2. Alam mo ba kung bakit payat ako? Kasi pag naiinip ako, nagpapadialysis ako. Slash blood donor, gago. Yo, yung line na to, malamang mga gamers lang yung mag-react. Kasi sa sobrang itim mo, mukha kang karakter sa games na hindi pa na-unlock. Alam mo yung unlock? Alam mo yung unlock? Unlock imong tanga. Kasi sa dami ng pwede mong gawing tanga, bakit ang napili mo, sarili mo pa? Kasi nakapunta na raw siya ng MOA. Pero sa Pampanga. So kami biglang nagtaka. Tangina mo, sa Pampanga. Nung malaman-laman ko, bukin ang ina mo sa MOA kilang pala. Mga taga Pampanga, paki-comment sa baba kung ano yung MOA kil. Hindi ko alam yun. Di, siguro pag pupunta ako sa Pampanga, dati pag mga mall tour lang sa SM Pampanga, pero hindi pa talaga ako nakakapunta dun sa mga lugar ninyo dyan. Isang araw, sana makabisita ako. Gusto ko malaman kung ano yung muwakil. Pero mukhang parang kainan siguro yun dyan. Na-assume ko lang. Pampanga, nung malaman-laman ko, bukin ang ina mo sa muwakilan pala. Lagay na yan, naging NBI ka pa? Anong ibig sabihin yan? Negro, baluga, ita? Baka Men in Black pwede pa. Kasi pangarap mo maging astronaut, di ba? Kaso nawalan ka ng gana. Magmula nang mabalitaan mo na hindi na nagpapadala ng unggoy yung NASA. Ano, nayayabangan ka? Talagang mayabang ako. Lalo na pag yung kaharap ko, mas mayabang pa sa akin. Pero alam mo na palang mayabang ako, tapos yayabangan mo pa ako. Sino ngayon ang mas mayabang sa atin? Kasi sa lahat ng nakilala kong maitim, ikaw lang ang dumihin. Dirty version ni Mr. Clean. Na sa sobrang pangit buong buhay, di pa nararanas ang masabihan ng blooming. Kasi kung ako tatanungin, ba't kita sasagutin? Tignan mo naman kasing itsura. No choice na pero choosy pa. May pulso pa pero nangangamoy na. Kasi pinsan mo si Aklas, di ba? Kasin mo siya. Paano ko nalaman? Kasi magkasing amoy kayong dalawa. Ganito magiging resulta. Pag maitim ka, tapos pinilit mong gumamit ng mayray. Pero gusto ko yung pagka-black mo, ha? Medyo glossy. Pasok ka na sa Guinness bilang the dirtiest battle MC. Tangina ka, Blacky. Pinanood mo na ba yung Shrek? Kamukha mo si Donkey. Jeje mong umibig, nasaktan, tapos nag-selfie. Sa laki ng ngipin mo, siguradong kawawa si Tooth Fairy. Kasi si Saito yung tipo ng MC na hindi nag-choke.
pero palaging nabablangko. Pero ang pinagtataka ko, mukhang mataas naman yung memory mo sa laki ng megabyte mo. At alam mo na siguro kung bakit binibigyan ka pa rin ng laban ni Arik. Kahit palagi kang talunan, kasi sa battle mabenta ka. Kasi suki ka ng panlalait. Kaya wag na kayong magagalit pag may nagsabing ang corny ng jokes ko sa laban na to. Nagpapatunay lang yon na generic yung pagmumukha mo. Pero ewan ko lang kung naaalala ninyo. Sino versus Steve CD. Aspakan 2. Round 2. Nagbanggit ng time machine to. Alam kong ikaw yan, Tipsy, at hindi si Saito. Ito na ba yung sinasabi mong time machine mo, ulol? Kaya ko nang tatatiming ang bawat tira mo kasi narinig ko na. Kahit magtatatime pa si Enigma, pakialam ko sa kanya. Kung gumamit ka pa talaga ng time machine at bumalik sa nakaraan. Yun nga lang, nagkamali ka ng panahon na napiling balikan. Pagkat ngayong tatatime ng aspakan, porang tatalunin ko ay ikaw naman. Okay, yung round 2 ni Sinyo. Parehas lang din ng round 1 niya. Parehas lang na intensity. Parehas lang ng bigat. Consistent jokes after jokes. Di naman kilala sila pareho sa paglikha ng mga multisyllables na rhymes. Kumbaga, ano lang, normal lang na punto. Punto per punto lang yung binabanat nila. So magandang match talaga to, Sinyo tsaka Zaito. Pinagkaiba lang siguro si Zaito, mas freestyler sa kanya. Pero yun, pakinggan natin yung round 2 ni Zaito para malaman natin. Bangkay, kamusta? Palita ka, maglalabas ka na rin ng album. I-revive yung mga kanta na iskastakli. Eh di magpapalit ka na ng pangalan. Ano kayang bagay? Scastic man. Malamang unang concert mo, PGH. Dami mong sakit, dami. Arista, patensya na. Sinyo. Sipin ko, nakalimutan ko. Hayaan nyo kong bigyan ng pagkakataon para maramdaman nyo kung paano ko sinasalo yung mga salita kapag nahihirapan ako. Ganito yung mga balanse, wag lang masayaran ang pinaka-bearing ng aking gulong. Isip ka pa rin ang isip kasi ganun talaga pag magugulat ka sa bandong huli yung mga dulo pinagdugtong. Mahirap, di ba? Galing nun, freestyle. Kita nyo kung paano niya sinalo yung nakalimutan niya na parte. Tapos, pasok pa rin yung rhyme. Tsaka yung cadence niya hindi naputol, hindi mukhang pinilit. Galing. Magaling talaga ng freestyler siya ito. Ang pinaka-bearing ng aking gulong. Isip ka pa rin ang isip kasi ganun talaga pag magugulat ka sa bandong huli yung mga dulo pinagdugtong. Mahirap, di ba? Kasi hindi nyo maarok. Ganun ako sumisid. Hindi papasok. Pero turok. Okay. Sinyo. Nakalimutan ko yung round 3. Nakalimutan ka lang. Binyo ko ng pagkakataon kahit na na-choke ako. O sige. Round 2, ang lakas ng damo. Iisipin ko habang binibigyan ko ng ilaw yung mga bagay na nandito. Ilaw ang simbolo ng liwanag para makita nyo sa pamamagitan ng mga paghabol ko ng salita. Kakapain ko yung round 2 ko habang hinahanap ko yung mga panduluhang kataga. Sinyo, maglalabas ka raw ng album. Gagayahin mo nga pala yung kanta ni Skastak. Ano yun? Dami mong sakit? Malama nga, unang concert mo, PGH. Dami mong sakit. Panganaw, round 3. Isipin ko sinyo. Sala. Maganda kasi ito eh. Note lang, ang hirap niya, no? Yung hinuhugot mo yung written mo habang nag-freestyle ka. Kasi syempre, kalahati ng utak mo, tinatry mong mag on the spot na off the top na freestyle. Tapos pinipilit mong kalalahanin yung baon mo.
mahirap gawin yun. Dito, nakikita nyo, unconsciously, nasasabi na ni Zaito yung mga ayaw niya sabihin, nagkakaslip of the tongue na siya. Yun nga, halata na yung PGH na parte, yung dami mong sakit kanina, yun yung talaga yung parte ng written na baon niya. Tapos nag-freestyle siya, tapos tinatry niyang ibalik, kaso mahirap talaga yun. Eh, panganaw, round 3, isipin ko sa inyo. Sarang. Maganda kasi ito eh. Ito na, pare. Alam mo ba, sinyo, sa linya mo na, diwaw, dapat milyonaryo ka na. Dito po ang sakayan, papuntang paliparan. Pala-pala, palumpalo, balik-balik, buo-buo. Mga ate, kuya, ano pong hanap nyo? Blouse, sando, sapatos, damit, short, bag, kabaong, ataul. Diwaw. Sinyo, kagasan. Mukha kang langaw na puyat. Huwag kang masyadong nagagagalaw, baka bigla kang umangat. Alam mo, nakakatakot kang isama sa Maynila. Parang malikot ka pa sa bata. Natatakot ako, baka mami may dumaan na bus. Akala ko mukha ka na bangga. Iisipin ko sinyo, kahit na pag mga lumbabaan mo ako dito, kakapain ko yung... Sa freestyle ni Zaito, lagi niya nasasabi yun, mukha kang nabangga. Sa battle namin, ilang beses niya rin nasabi yun, mukha... Maliban dun sa mukha kang kaning tinapon, mukha kang... Yung tinamon yung mukha mo, mukha kang nabangga. Parang lagi niyang baon yun, lagi niyang crutch yung linya na yun, yung mukha kang nabangga. Natatakot ako, baka mami may dumaan na bus. Akala ko mukha ka nabangga. Iisipin ko sinyo, kahit na pag mga lumbabaan mo ako dito, kakapain ko yung mga letra, ang ganda sana, pero nagkaroon ako ng espasyo sa pag-iisip ko. Diljan, yung mga ako ng mga salita, subukong kukupain, habang binibigyan kita ng... Lakasan mo! Bumbilya! Bumbilya, ang simbolo ng mga panisin yung uwi. Lakasan mo! Nang utos pa, galit pa. Lakasan mo! Espasyo sa pag-iisip ko. Diljan, yung mga ako ng mga salita, subukong kukupain, habang binibigyan kita ng... Lakasan mo! Bumbilya! Bumbilya, ang simbolo ng mga panisin yung uwi sa kanilang lumuluwa ang mata. Sapatos. Sapatos ang magsisilbing paang ipapalo ko sa pagbumukha mo mamaya. Medyas. Medyas ang papakain ko sa mag-asawa mamaya. Pagtapos natin maglaban, papakainin pa kita ng titi sa mukha. Orasan. Orasan na dapat tandaan mo lagi na meron tayong dapat hantungan. Malapit na ang katapusan mo sinyo, pwede ka na nilang palakpakan. Okay, yun yung round 2 ni Zaito. Galing, no? Medyo... makalat yung round 2 niya dahil nakalimutan niya yung linya niya. Pero kung halimbawa sa ngayon, 2020 na ngayon, 'di ba? Kung papakinggan mo yung ibang linya, parang dated na. Halimbawa yung mga jokes ni Sinyo sa round 1 tsaka sa round 2. Pero iba talaga yung pag halimbawa kahit anong oras o anong panahon mo panoorin, pag may nag-try talaga mag-freestyle, timeless siya. Kumbaga, yung skill hindi siya na nadidiktahan ng panahon. Pwedeng yung mga jokes na to, laos na to, yung mga sinasabi ni Zaito, hindi na medyo nakakatawa. Pero yung ginawa niya dito na sinubukan niya mag-freestyle, tapos humingi pa siya ng mga salita dito kay Lil Jon. Hanggang ngayon, 2020, nakakabilib yun. Dahil bihira kayang gumawa nun. Bihira sa mga rapper sa Flip Top yung bibitaw sa salbabida nila na written at talagang mag... tatry lumangoy gamit yung freestyle. So, syempre, kung linis ng performance, kay Sinyo tong round 2. Pero parang napahanga ako ng round 2 ni Zaito sa pag-freestyle niya. So, give or take, pwede natin sabihin, pwede kong itabla tong round 2. Dahil lang dun sa elemento na yun, na freestyle na naipasok niya. Na kahit sabihin mong perfecto yung performance ni Sinyo nung written niya, I doubt it na ganun siya katapang katulad ni Zaito na mag-rely sa freestyle, no? So yun, para sa akin tabla tong round 2. Panoorin natin yung round 3. Mukha lang mga ngagat to, pero puro lang tahol to. Magiging underdog to sa akin literal sa dugong aso. Kasi nagpapakabanal na aso, mukha namang kabayo, kaya natatawa ako. Sir Arik, yung bantay mo, bantayan mo. Di malayong magbantay na rin ng sarili to. Tignan mo, nauulol na, oh. Ah,
lulungto. Ah, lulungto tapos gusto mo pang maging role model ng mga kabataan, Saito? Bakit ano bang role mo sa uprising? Tagarolyo? Yun ba papel mo? Eh kung gamit gunting gupitin ko yung dila mong puro kwentong barbero. Kaya mo lang namang gustong gusto sa uprising kasi yung logo nakatiklop, nakamao. Bato. Sa bato ba topic? Bato? Yan ang sinasabi ko sa'yo, Saito. Bato? Sa bato ba topic? Bato? Kasi sa round na to, total nag-freestyle ka, hindi ko nasasayangin yung mga linya ko sa'yo. Kasi kami lang ni Victoria ang nakakaalam ng secret na mga secret to ng mga gwapo. At ang master, pogi ay ako. Ikaw kahit mag-master, di natatalab sa'yo. Pang Mr. Popo na yung kulay mo. May kanta to. Alam nyo title? Ganti ng patay. Ganti ng patay? Eh paano yan? Patay ka sa akin ngayon. Isipin mo yon, ang daming patay na patay sa akin dyan, pero ikaw yung naisipan kong patayin ngayon. Kasi ngayong gabi, patay ka na naman. Patay tayo dyan. At ang ikamamatay niyan, yung akala niyang mapapatay ako. Patay. Mali siya. Huwag ka nang magpatay-patayan na para bang nagpatay. Mali siya. Ano ba? Ang dapat kong ikatakot sa ganti ng patay. Hindi kayo dapat matakot dyan. Mas matakot kayo sa pwedeng gawin sa inyo ng buhay. Kasi, nung narinig ko yung kanta mong ganti ng patay, puta walang kabuhay-buhay. At ang iniisip ko pa doon, paano mo ire-revive yun? Pero ganun pa man, sa round na to, hindi ko nalalaitin yung ipin mo. Ipin na pangako ko. Na ipin, nagbabawal ko na. Ang mga ipin, nipintas ninyo sa kanya. Kasi ipin, nagmamalaki ko siya. Kahit ipin, nagtatabuyan siya ng iba. Huwag mo sanang iisiping ipin, nagkalulong ka niya. Dahil lang sa ipin, nagtapat niya tayong dalawa. Kahit ipin na ubaya ka na niya, sa akin na ipin nagdarasal ka niya gabi-gabi. Na mabalik ang karangalang ipin nagkait. Kahit palagi kang bigo, hindi ka niya ipin nagpalit sa halip. Ikaw ay kanyang ipin nagtanggol. Sapagkat ikaw lang ang talunang may dipang karaniwang ipin na malastol. Sinyo, tinry niyang mag maliban sa jokes, hindi na siya masyado nag-jokes, tinry niya maglaro sa salita dito, sa round 3. Ayun, yung mga ipin, parang sinabi niya kung paano inalagaan ni Enigma si Zaito sa kabila ng lahat. Hindi siya masyadong direct ang mga suntok kay Zaito, pero ang ganda dahil na hanapan niya ng actually, marami na mga salita na nagsisimula sa ipin. Pero yun nga, ginamit niya yung word na ipin para tapusin yung round niya na yun, no, sa round 3. So, tingnan natin yung round 3 ni Saito. Ipinauulit-ulit mo yung salita, parang ginagawa mo kaming tanga. Parang ginigisa mo kami sa mantika, tas gamit yung pasandok mo na panga. Yung ba? Yung ba yung mga balang dala mo? Kung puro chismis lang ang alam mong isulat, edi sana nagpa-imprenta at nagtayo ng sarili mong mga dyaryo. Sinyo, alam mo bang matagal na akong bad trip sa'yo? Alam mo ba kung anong klaseng laro ang pinasok mo? Huwag ka nga magtanga-tangahang tatanga-tanga ka kung alam mo naman talagang tanga ka. Paminsan-minsan, matuto tayong tanggapin yung katotohanan lalo't alam nating totoo. Hindi man natin makita ng harapan kung totoong tunay na makata ka ay mararamdaman mo. Hindi ako naging mapagbigay dahil sa maraming nagbigay. Hindi ako naging mapagmahal dahil sa maraming nagmahal. Hindi ako dumepende sa bayad kung manipis meron, wala o makapal. Mahal ko ang responsibilidad ko sa rap at flip-top, kaya ako nagtagal. Ikaw, ang dami mong tira, lahat puro patapon. Matagal ko nang hinihingi yung ulo mo kay Enigma kung umuo ka na noon. Pero hindi, ang saya. Di ba nakakatawa? Binabati kita sa inyo. Alam mo bang isang karangalan para sa akin ang gabi at ang pagkakataon na to? Biruin mong dinayo pa kita sa Pampanga para kainin ka sa sariling lugar mo. Pero magaling, ang bilis, buta, nakilala kang bigla. Matalino ka, alam mo yung kabatayan, alam mo kung saan ka dapat naghanda.
Pabilis ang takbo. Putang, malaking pagkakamali mo kasi sa pader ka bumangga. Sinyo, sa dami ng pagkakamali ko, alam ko na lahat ng klase ng tama. Kaya't ang pagpanaw mo ay kalungkutan ng isang katerba mong tagahanga. Isang katerba mong tagahanga ang pare-parehong isip bata. Nagpaniwala at nagpakatangat, nag-akala na makata ang isang tulad mong nagtatago sa malikod ng malapad na bunganga. Time. Solid yung round 3 ni Zaito, although parang maikli. Pero solid siya. Kumbaga mas bagay. Ang kinalamang ni Zaito kay Sinyo, kaya niya rin magseryoso. Na hindi para siyang, na kasing lakas pa rin ang dating pag nagjo-joke siya. Marami yung napapanood na battle ni Zaito na seryoso yung topic ng mga verses niya. Pero ganun pa rin yung dating niya, hindi siya yung parang nag-trying hard pakinggan. So dito sa round 3, solid sana yung round 3 niya, kung dinagdagan pa niya ng konti yun, bigay ko sana sa kanya. Siguro konting lamang kay Sinyo dito sa round 3. Dahil din sa linis ng performance. Malinis yung performance ni Sinyo all 3 rounds. At syempre itong battle na to, ginudge to on the spot. Tsaka base sa standards nung panahon, nung 2016. Pero ngayon, 2020, pinapanood ko siya. Ganun talaga, may mga linya na hindi nag-age ng maayos sa panahon. Meron din mga linya na timeless na kahit kailan mo panoorin, nakakabilib o nakakatawa siya. Pero yun, round 1 binigay ko kay Sinyo, round 2 tabla, round 3 Sinyo ulit. Sayang, kaya sana nang ipanalo ni Zaito tong laban na to. Pero siguro nakalimutan niya lang talaga yung mga baon niya. Pero sobrang prop sa galing niya mag-freestyle. Hindi yun maikakaila ng kahit sinong rapper dito sa Pilipinas na si Zaito yung isa sa pinakamagaling na freestyler sa bansa natin. So, tingnan natin yung desisyon ng Horado. Flip top as Pagan 4, Sinyo vs. Zaito. Mag-ingay, huling beses para sa kanilang pareho at para sa atin lahat. Para sa buong liga. Yo, shoutout sa inyo. Laking shoutout talaga sa suporta ng Pampanga. Palagi, sana kita-kita ulit tayo sa Aspakan 5. Ang boto ng Horado, 5-0 para kay Sinyo. Ayun na, shoutout sa mga Sinyo natin, sa mga kasama kong team. Yun, 5-0 para kay Sinyo. Pag napanood nyo yung mga laban nila ngayon, syempre, hindi naman ibig sabihin na ganito pa rin yung style nila ngayon. 2020, sobrang laking improvement nitong dalawa na to. Yun nga, sana na-enjoy nyo tong episode natin na to ng Break It Down. Abangan pa ang mga susunod na uploads, tuloy-tuloy lang to. At huwag kalimutan, Lunibersidad, nagsimula na po tayo. Abangan ng day 3 ng orientation natin at pagsisimula natin ng technical na parts ng ating mga klase. Okay? So hanggang dito na lang. Peace. I'm out.